Unti-unti nang nauubos ang singsing ng Saturn, pero bakit kaya? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Ang Saturn ang ika-anim na planeta sa ating solar system at pinakakapansin-pansing tignan sa pamamagitan ng teleskopyo. Ang dilaw at malaginto nitong singsing na nakapalibot sa planeta ay hindi lamang ang pinakanatatanging tampok nito, kundi isa din ito sa dahilan kaya madali itong ma-recognize. Ang mga singsing na ito ay unang inobserbahan ng astronomer na si Galileo Galilei noong 1610. Makalipas naman ng 45 taon gamit ang isang mas makapangyarihang teleskopyo, ang Dutch astronomer naman na si Christian Huygens ay nagsabi na ang Saturn ay may manipis na flat ring. At sa pagsulong ng agam sa mga sumunod na taon ay nagturo ito sa atin na ang Saturn ay talagang may napakaraming singsing kung saan ang mga ito ay gawa sa bilyong-bilyong mga particle ng yelo, bato at may sukat mula sa isang butil ng asin hanggang laki ng isang gusali. Ang mga particles na ito ay pinaniniwala ang mga leftover debris mula sa mga comets, asteroid at sumabog na mga buwan. Ayon naman sa recent study ay sinasabi na ang mga singsing nito ay maaaring ang dwarf planet carcasses. Kung ganun ay saan nga ba nagmula ang singsing ng Saturn? Kamakailan lang ay sinabi ng mga siyentipiko na ang mga singsing ay maaaring nagmula sa planeta mismo nang ang solar system ay nabuo, 4 na bilyong taon na ang nakakalipas. Subalit, ito ay isang assumption lamang dahil pinaniniwalaan na ito ay may napakaraming alikabok at mga particle na tumutulong sa paglikha ng singsing na ito bago tuluyang umayos ang lahat. Sa kabilang banda naman ay nagpadala ng 2 misyon ang NASA at dito ay sinabi nila na ang mga singsing ay mas bata at nasa edad na 10 hanggang 100 milyong taon. Ang impormasyong ito ay unang ipinadala ng Voyager spacecraft ng NASA nang malapitan itong tumawid sa planeta noong 1980. At para makumpirma kung totoo ang mga findings ng Voyager spacecraft ay inilunsad ng NASA ang Mission Cassini noong 2017 at dito ay nalaman nga nila na tumpak ang mga impormasyong ipinadala ng Voyager. Ibig sabihin ay habang gumagala pa ang mga dinosaurs sa ating planeta, 4 na bilyong taon na ang nakakalipas, ang Saturn ay wala pang mga singsing. Sa kasamaang palad, ang napakagandang singsing ng Saturn ay unti-unti nang nauubos at ang pagkawalang ito ay iniuugnay sa tinatawag na ring phenomenon. Ang pagkawasak ng Saturn's ring ay hindi na isang bagong development na lingid sa ating kaalaman dahil ang particle-by-particle destruction ay patuloy na nagaganap sa loob ng milyong-milyong taon. Kaya naman ang malaking tanong ay ano ang sanhi ng pagkawasak ng mga ito? Ito ay dahil sa mga meteorites na patuloy na bumabagsak sa mga singsing ng Saturn dahil nagagambala nito ang balanse ng mga particles at nagdaragdag ng mga electric charge kung saan nangyayari din ito sa panahon ng isang geomagnetic na bagyo na nabuo sa pamamagitan ng araw. Dahil hinihila ng electromagnetic field ng Saturn ang mga charged particles mula sa singsing nito patungo sa kanya kung saan sila ay mabe-vaporize sa cloudy atmosphere ng planeta na siyang dahilan ng unti-unting pagkawala nito na siya namang tinatawag na ring rain. Ang prediksyon ng NASA tungkol sa pagkawala ng singsing ng Saturn ay sinuportahan din ng iba't iba pang mga space agencies tulad ng European Space Agency at Japan Space Agency. Habang ang prediksyong ito ay malamang na magkatotoo ay hindi na nga natin ito masasaksihan dahil naniniwala ang mga siyentipiko na aabuti ng hindi bababa sa 300 milyong taon para mawala ang lahat ng singsing ng Saturn. Subalit sa kabilang banda naman ay mawawala ang core rings nito sa loob ng 100 milyong taon. Kaya naman tanong ko sa iyo ay ano ang iyong palagay tungkol dito? Comment down below.